Okay guys, welcome back and welcome to another episode of Let's Explore Everything para sa araw na to. So, ang ipapakita ko naman sa inyo is yung mga clothes nila. Yan. Ito lahat mga... So, ito yung pinakamalaking area na kung saan ang binibenta nila is mga clothes. So, yun. Bahala na kayo kung paano nyo tatawaran yung mga presyo ng mga clothes dyan. Let's say yung mga clothes dito, nagre-range siya ng 1KD kung medyo malaki. 1KD, 3KD, 4KD kung medyo malaki yung mga sizes. Nagre-range siya ng mga 8KD. Katulad nung may nabili ako before na isang item dito, medyo malaki yung size niya. Ang presyo niya is 8KD. So parang from 8KD natawaran ko siya to 5.5KD. So yun lang naman guys, maximum siguro 8KD, 10KD maximum na price na yun na pwede nyong makita dito sa garage na, which is pwede nyo pa naman tawaran. Okay, so mag-ikot tayo, tingnan natin yung mga items. Yung mga items na nakikita nyo sa harap nyo, ito yung mga jacket. Yan, tama-tama ngayon, nakalabas silang lahat ngayon kasi ngayon malamig dito sa Kuwait. Kaya mostly ganyan yung mga makikita nyong tinda dito sa garage, mga makakapal siya guys. Kasi as in, sobrang lamig dito sa Kuwait. Yan. Aside from the jacket, meron din dito yung mga parang, ano ba to, pambata or ayan, parang mga pambata, ayan, mga pambata ng jacket. Ayan, ito, mix up na siya actually guys, pang babae, pang lalaki, ayan, so dito siya makikita sa side na to. Hindi na tong area na ito guys, makikita nyo sa may kabilang side pa, ayan, from there, ayan, from the other side, behind this area, meron pa yan from the other side. Itong parang isang area na to is, itong area na ito is parang exclusive only for clothes. So yan, ito yung makikita. Okay, so pag likot nyo siya dyan, yan, papunta doon, makikita nyo yan straight from there. Okay, so makikita nyo yan lahat mga clothes. Okay, so pag pumasok kayo, marami pa yan sa loob. Yan o, marami pa yan sa loob. Utang ba yung utang? Yan, ah, pwede raw utang. Yan, so yan. Live madami, lagi. Madaming marami yan. Maraming tayong pagtitigyan dito. Yan. Actually, ito pinapakita pa lang sa inyo guys. Itong isang side pa lang ito pinapakita nyo sa inyo. Pero pag inikot na dun yan, ito sa may buong side yan, makikita nyo yan. Yan. Yan, sobrang dami. Yan. Ano, yan, may mga naliligaw pa rin dito mga sapatos. Pero yung sa mga suggestion, yun dun, yun sa may kabilang side. Okay? So, di tayo masyado magpo-focus sa sapatos. Papakita ko sa inyo yung mga jackets. Ayan, ang dami pa guys. Ayan, from there. Ayan, damit lahat yan guys. Kayo na yung may hilo sa pagpili dito. Sobrang dami yung pagpipilihan. Sobrang dami yung options. Ayan, ito yung mga pangbabaeng damit. Ayan, okay. Sobrang lalaki guys, kasi alam nyo naman yung mga sizes. Ito ganda guys, pangbabae, trench coat. Ayan o. Ayan, usually mga ganyan guys, nag-start yan ng 8KD. Pwede nyo tawaran hanggang 5KD, kaya yan. Basta manalig lang kayo. Okay? So ito, yan yung medyo maninipis na mga jacket. Yan. Ito, medyo maninipis na mga jacket. Yan. Okay? So from there, yan, nakikita nyo guys. Pinapakita ko sa inyo lahat yan. Mga clothes pa rin. Ito guys, nice. For girls. Yan, ganda niya. Mukha pa siyang bago. Yan. So pag umikot kayo dyan, yung makikita yun guys sa harap, sipagaw nyo lang, pasok kayo sa loob yan. Pag diniretso nyo yung paganyan, makikita nyo madami pang items sa loob. Yan. So, yan guys, pinapakita ko sa inyo ngayon, ang dami-daming clothes dito sa garage. Yan. Kayo na talagang magsasawa. Pero mas maganda guys, kung pupunta kayo dito, medyo agahan nyo. Kasi, nagko-close sila ng 9 o'clock. Some stall, nagko-close na sila ng 9 o'clock. So, kaya dapat agahan nyo. Hindi ko alam, siguro to medyo extended yung timing nila for today kasi Friday. So, baka siguro mga 10 o'clock maximum bago sila mag-close. Yan guys, nakikita nyo, ang dami-daming pagpipilian. Yan. Ito, yan. Daming pagpipilian yan. Nag-aayos si Kuya. Medyo, malapit na magsarado yan actually guys. Yan. Yan, lahat yan, clothes. Okay? So, labanan dito is patsagaang mamili. Pero guys, ang kagandahan naman dito, hindi na siya mahirap pagpiliin kasi yan, nakahanga na siya. Unlike yung mga typical na ukay-ukay na nakikita natin sa Pilipinas, medyo isang bulto siya, nakabagsak siya doon, magkakasama. Pero dito, yan, well organized naman kahit pa paano. Nakahanga na siya, yan. Hindi na kayo mahihirapang mamili. Yan.
Okay. So maganda guys, tsaka mukhang bagong-bago yung mga items nila ngayon. Unlike before, pag kasi sinabi mo before na haraj, usually second hand. Ngayon marami naliligaw na mga mukhang bago pa siya. Ayan oh. Ayan. 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 Kung gusto nyo naman makaabot sa libre, may libre din dito for sure. Kaya lang, medyo late na siya pag nagsarado na. E dito kasi guys, ewan ko kung bakit sa Kuwait, after nilang ibenta, for what reason, tinatapon lang nila yung iba nilang paninda dito. Ganun guys. Kaya yung iba nating kabayan, parang nag-take advantage sila, tinitake nila yung opportunity, yun, namumulot sila. Kasi nakita ko doon sa isang vlog ng isang Pilipino dito sa Kuwait, lagi siyang namumulot ng mga items after ng sales hours nila dito sa haraj. Which is yung mga nakikita niya, yung mga napupulot niya, magaganda pa rin naman. So, kung kumbaga, kung masipag lang talaga kayo, matyaga kayong mamulot ng mga items during that hour, kung tapos na yung selling hour nila dito sa haraj, marami pa rin kayo kasi talaga guys, makikita ang mga gandang items. Ito guys, yan mga jacket oh, gaganda pa oh. Ayan, mga jacket. Meron din sila yung mga, yan, mga formal long sleeve. Yan, formal long sleeve, jacket. Ito yung mga ganting common na mga panglamig dito sa Kuwait. Yan, jogging pants, marami din. Okay. Yan, jogging pants. Madami rin yung jogging pants. Okay. So, sorry. Yan yung mga clothes nila dito. Halo-halo na guys. Yan. Sipagan nyo nilang mag-ikop. Sipagan nyo nilang pumunta rito. Kapag pag mamimili kayo rito guys, make sure na papasokan nyo yung kasulok-sulokan ng mga loob ng mga shop nila. Kasi pag dito lang kayo sa harap, medyo konti lang yung mapipili nyo. So pag sa loob, marami kayong makikita dyan. Okay? May mga hidden treasure nandiyan sa loob ng kanilang mga stall. Yan guys. So, yan, nakikita nyo guys. Ang dami itong pinakita sa inyo. Sobrang lawak guys dito. Sobrang lawak. As in lahat to, clothes. Yan, ito yung pinakang biggest ukay-ukay version ng Kuwait. Yan. So tingnan natin dito sa may kabilang side. Yan, ito yung mga jacket guys. Yan, jacket. Mimili kayo dyan. Jacket. Sinisipon na ako guys. Pasensya na, medyo malamig. Okay? So, yan, jacket, jacket. Ito yung mga pang local, usually Egyptian yan, ginagamit nila. Tapos, ito meron pa dito. Yan. Dami dyan. Ayan o, clothes. Actually guys, maganda rin to kung halimbawa meron kayong kilala na regularly umuwi sa Pilipinas. Pwede nyo siyang pabagahe kung gusto nyo mag-business ng, let's say, ukay-ukay. Maganda rin mamili rito. At least makakapili pa kayo. Tsaka guys, pag nagpapabagahe naman tayo ng mga gamit natin, meron namang promo minsan, di ba? Let's say, for 2 boxes, yung malaking boxes. Hindi ko alam kasi it's been a long time since nagpadara ako ng box, pero last time kasi naalala ko parang 15KD may promo sira for 2 boxes na pwede nating ipadala. Yun guys, kung may naiisip kayo na kung gusto nyo mag-start up ng business like ukay-ukay, magandang mamili dito sa haraj guys. Yan, no? Ipabagahin nyo lang. Yan. Marami na kayong pagpipilian. Hindi lang damit. Meron din mga bags. Katulad ng mga pinakita ko na sa inyo before. Bags, shoes. So yan guys, actually mix items lahat ng makikita nyo dito sa haraj. So ayan guys, meron pa mga naliligaw dito ng mga sapatos. Yan. Ayan, may mga sapatos pa dito. Pero mas okay yata doon sa kabilang side kasi parang mas mura doon. Dito kasi nakapwetos sila, parang medyo may presyo. Tsaka mahirap mamili guys. Oh, papapansin nyo, nakatambak sa inyo na ganyan. Uhukayin nyo pa siya. Okay. So, ikot pa tayo. Pakita ko sa inyo yung mga shop dito. So, yan. Marami pa guys. Actually, itong area na to, parang times 2 ng size ng isang malaking covered court. Ganun siya kalaki guys. At the same time, mayroon pa kayong makikita ang ibang shop located sa other side na mga ganito rin, ukay-ukay. Yan.
Sobrang lawak niya, guys. Oh, yan. Ayun, no? Meron pa doon. Hindi ko na lang siya, guys, mapupuntahan kasi medyo malayo na siya. Ayan, pero tinatry kong ipakita sa inyo lahat as much as I can para at least may idea lang kayo the next time na magplano kayong pumunta rito. Ayan, guys. Marami kayong makikitang items dito, pagpipilian. So, ayan. Okay. So, ito nga pala, guys, itong place na to next to Saveco. Ayan. Sa mga bago dito sa Kuwait, malapit siya sa Saveco, malapit din siya sa Lulu. So pag nanggaling kayo ng Parwania, o nanggaling kayo ng Parwania, it's either number 66 bus going to Salmiya or number 21 bus going to City. Pwede nyo siya sakyan. Tapos baba lang kayo doon sa may ilalim ng tulay. Tapos pwede nyo nalakarin from there, from the highway. Okay, so malapit lang siya, guys. Madali lang siyang puntahan. Tsaka this time it's a good opportunity nga pumunta tayo rito sa Haraj kasi nga hindi mainit, maganda yung weather. Ngayon is nasa winter season tayo. So magandang mamili ngayon dito sa Haraj kasi hindi mainit, hindi kayo mapapagod agad. Hindi kayo pagpapawisan sa pag-ikot-ikot nyo dito sa Haraj, guys. So yan. So yan yung mga damit, okay? Mahirap kasi, guys, isa-isahin eh. Mahirap pasukin. Mahirap. Meron isa-isa yun kasi sobrang dami. Ayan, no? Ganyan, pag pinapakita ko sa inyo na ganyan, marami pa yan sa loob. So kayo na lang, discarte nyo na kung paano kayo mamimili. Okay? So yan lang yung mga lahat ng mga clothes. Sobrang dami, guys. Dito sa isang area na to, yan, kung makikita nyo, sobrang laki yan yung taas. Okay? So yan yung lahat dito sa area na to, mga clothes. Okay? Okay, guys. Hi. Okay, guys. Welcome back. And yeah, maraming salamat sa lahat ng nanood sa aking vlog for today. So, sana nakatulong kahit paano. Okay? So, dito lang yan lahat sa Haraj. So, next time, kung may plano kayong pumunta ng Haraj, kung may plano kayong mamili ng mga damit, kung hindi naman kayo maselan, so magandang pumunta rito sa Haraj kasi murang-mura lang siya. So, yun lang, guys. Marami pa akong mga i-upload na video. Hindi lang tungkol sa Haraj. Let's say, yung content ko kasi, guys, is mixed. So, hindi ako nagpo-focus sa isang content. Yun, mapapansin nyo, minsan madalas yung laman ng channel is more on cooking show. So, yun, guys, kasi ganun ko siyang minamanage kung andito ako sa loob ng... let's say, kung andun ako sa loob ng bahay, sorry. Kung nasa loob ako ng bahay, para lang at least kahit o paano yung... channel ko, mayroon akong ina-upload. So, gumagawa ako ng cooking show. Yun, para hindi lang nababakante. Pero kung nasa labas naman ako, tinitake yung opportunity, pumupunta ako sa mga area like this, Haraj, para at least mabigyan kayo, mag-educate kayo, o magkaroon kayo ng idea na ganito pala yung dapat natin, yung mga, ganito pala yung mga makikita natin sa Haraj, ganito pala yung mga range ng pressure ng mga item natin dito sa Haraj. Okay? So, yun. Sana nakatulong sa lahat ng hindi pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Please, click like button, then subscribe para lagi kayong updated sa aking mga videos. Till next time, bye!